Okay mga bossing, yan. Magandang araw na naman po sa ating lahat. At ito naman po tayo. Welcome back na naman po ulit sa ating channel mga bossing. At for today's video natin mga bossing ay itong tutorial share ko sa inyo. So bibigyan ko na rin kayo ng tips regarding dito sa mga braking system ng ating mga unit. Okay. So lagi din bang mabilis maupod ang inyong mga brake pad? Okay, so ito yung motor ng ating tropa, ayan. So kung mapapansin nyo, bago na yung kanyang display, ayan. So ito ay napalitan na natin nung nakaraan dahil yung kanyang display ay gasgas na dahil ilang beses na siyang naubusan ng brake pad at gumasgas yung pinakabakal ng brake pad dun sa ating plate. Na ngayon ay kung mapapansin nyo ay meron na namang gasgas. So ito hindi pa naman siya ganun ubos na ubos yung kanyang pad. Meron pa namang natitira. So yung bandang ilalim lang ng brake pad yung tumatama. So nangyayari din ba sa inyo na sa kanyo lang nalalaman na ubos na ang inyong preno kapag umiingay na o yung nagkakagasgasa na yung inyong preno habang kayo nananakbo? Okay, so ito mga bossing, isang paraan para ma-check nyo manually ang inyong mga brake pad. Ayan. So sisilipin nyo lang naman mga bossing yan dito sa may bandang unahan. So makikita nyo naman yung kaibahan. Mamaya papakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki yung diferensya ng bago dun sa ating upod ng brake pad. So mamaya tuturo ko na rin sa inyo paano ba natin maiiwasan na mangyaring maubusan tayo ng brake pad at kumaskas na kumaskas yung ating mismong bakal ng ating brake pad dun sa ating display. Na magiging resulta is magagasgas yung inyong display at yun yung nagiging sanhi ng pagkabilis ng pag-upod ng inyong mga brake pad. Okay, so ang gagawin muna natin mga bossing yan, so papaltanan muna natin to ng brake pad, mamaya i-tutor-share ko sa inyo. So yung technique na ginagawa ko kapag para ma-monitor yung inyong mga preno. So ano yung mga hindi nyo dapat gawin. Ayan. So ito yung kanyang preno mga bossing. Ayan. Tanggalin natin yung kanyang pad. At ayan. So yung bandang ilalim. So meron pa naman siyang pad. Hindi pa naman bakal to bakal. Kasi naturot na share natin kay tropa kung paano i-check manually yung kanyang brake pad. So yun nga lang, medyo malapit-lapit na rin sa pagkagasgas. So buti napansin niya rin at buti dun lang sa may bandang ilalim. Okay, so ang gagawin ko dito, pag nagpapalit ako ng brake pad, so nagiging habit ko na talagang lilinisin yung kanyang pinaka-piston. Ayan, so sa paglilinis ng piston ng ating mismong brake caliper, so po pwede po kayong gumamit dito ng tubig, sabon, di kaya ay yung mga brake cleaner. Ayan, pwede ko kayong gumamit ng mga ganyan. So wag nyo lang gagamitan ng gasolina sa paglilinis kasi possible na pag pinasukan ng gasolina yung ating o-ring, papagapo yan. Okay, so ang ginagawa ko dito mga bossing yan, so inilalabas ko muna ng labas na labas yung ating piston, saka ko siya nilalagyan ng langis at bago ko siya ipapasok ulit. Okay, so gamit yung aking sikla, mayan. So mas madali ko siya may tutulak papasok. So hindi na mahihirapang magtulak manually. Mas madali siyang ipasok. So pero kapag ka naman mga bossing, okay pa yung inyong mga o-ring do sa loob ng inyong mismo caliper, so malambot lang po yung ipasok. So dun yung malalaman na kailangan ng paltan yung inyong mga o-ring do sa loob ng inyong mismo caliper kapag ka medyo matigas nang binapasok yung ating piston. Pero pagka ganyan kalambot pa rin yung ating piston pag pinapasok, so ayos pa rin yun at hindi pa ganun kapaga yung inyong mga o-ring sa inyong mga caliper. So isa pang tips mga bossing, ayan. So kapag ka naisagad nyo na yung inyong piston paloob, ayan. So kung makikita nyo, sagad na sagad. So kapag ka yan mga bossing ay kusang lumabas, so ibig sabihin po mga bossing ay merong hangin simula dun sa ating mismong master caliper. So ang gagawin nyo lang dun mga bossing ay bubuksan lang po ninyo yung pinakatakip at pasisingawin lang, saka nyo lang ulit ipapasok yung ating pinakapiston. Ayan.
So, alalay din po kayo sa pagpapasok ng piston kasi kung nagdagdag po kayo ng fluid dun sa inyong master caliper, possible na kapag sinagan nyo yung inyong piston, possible din na umawas yung fluid sa taas. Ito naman mga bossing yung kanyang pinaka stopper clip dyan sa may mismong loob ng ating caliper. So, ganito po yung kanyang pwesto pagka inyong ikakabit. So, wag po kayong magkakamali ng kabit. Ayan. So, tingnan nyo lang nasa video. So, ganyan po yung pwesto ng ating stopper clip. Ayan, sa kahit anong caliper naman yan mga bossing. Kung nasaan yung panlabas na caliper, doon nakalagay yung isang clip na mayroon siyang stopper. Okay? So, ito isa pa. Para maiwasan po ninyo ang pagganit o di kaya ay yung pagtigas ng inyong mga preno. Ayan, siguraduhin po ninyo na ang inyong mga bracket ay pre-play na gumagalaw. Ayan. So, yung iba, yung mga medyo matatagal ng unit. So, kung makikita nyo at mapapansin nyo yung mga bracket, ayun, merong mga kalawang na. So, isa yun sa nagiging dahilan kung bakit kumakapit ang inyong mga preno. So, kailangan, pag naglilinis din tayo ng ating, at nagpapalit ng ating brake pad, sinisigurado natin na malinis. Ayan. So, ganyan yung itsura mga bossing ng ating brake pad. Yan yung pagkakaiba ng ating luma at doon sa ating bago. So, kaya kakaroon kayo ng idea kung gaano kalaki yung nawawala doon sa inyong brake pad. Okay? So, ganun lang naman po kadali magpalit ng ating brake pad. So, yun lang. Siyempre, dapat man nagpapalit ng brake pad. So, ano dapat? Kailangan nililinisan natin yung mga dapat linisan at yung mga dapat ilubricate doon sa ating pinakapreno para maiwasan na. Kasi yung merong iba na pag nagpapalit ng brake pad, asing kalas kabit lang talaga sa brake pad. So, hindi nila nalilinis yung piston at saka yung mismong bracket. Kung kaya pagka ikinabit yung brake pad, so maka ilang pisil lang dun sa ating mismong brake lever, so kapit na siya. So para maiwasan natin ang ganong pangyayari, ayan, panatilihin natin yung linis ng ating piston para pre-play siya naglalabas-pasok, pati na rin yung ating mismong pinaka-bracket. Yan yung isa sa pinaka-importante mga bossing para maiwasan natin yung pagkapit ng ating preno. Okay, so ito pa ang isang tips na ma-i-share ko sa inyo kapag para maiwasan ninyo na maubusan ng brake pad at malalaman nyo na lang ay kung kailan kumakaskas na yung inyong preno. Ayan. So, di ba siguro marami naka-experience sa inyo, saka nyo lang nalaman na kailangan na palang palta ng brake pad kasi nagkakaskasan ng bakal taba sa bakal yung inyong brake pad at yung inyong display. So kapag ka po yung ating display ay nagasgas at gumaspang, so isa po yun sa nagiging dahilan kung bakit tumatakaw ang inyong brake pad. Kasi magaspang inyong brake, ang inyong display, tapos syempre malambot lang naman yung ating brake pad. So possible yung pinaka-lining, possible talaga mabilis siyang nauupod. So ito, gaya ng unit na to, so kaya namin siya napalta kasi halos hindi tumatagal ng ilang buwan lang yung kanyang brake pad. So gamit pan-deliver po, panda yung unit ni Tropa. So talagang gamit na gamit yung preno. So nakakailang palit, kapapalit talaga siya ng kanyang brake pad. Kaya pinalitan na namin kahit itong mga lighting disc lang. Kaysa naman doon sa kanyang standard na may gas-gas na. So ang takaw naman sa brake pad. Okay? So ito yung tips mga bossing, pwede nating bukod dito sa pagmamanual check ng ating mismong brake pad kung para makita natin kung upod na or kailangan ng palitan. Ayan, so isang tips at saka isang pamamaraan na ginagawa natin. So kapag nagpapalit po kayo ng inyong brake pad, so di ba ubos na yung inyong brake pad. So ang gagawin nyo mga bossing, ayan, pag ubos na inyong brake pad, bago nyo po ipasok ang piston, ay inyong tanggalan na ng fluid ang inyong mismong master caliper. Okay? So, hihigupan po na ninyo na kahit anong bagay, pwedeng hose or pwedeng syringe yung inyong master caliper, tatanggalan nyo ng fluid, saka nyo ipapasok yung inyong mga piston. Kasi ang mga bossing, yung ating fluid, yan, dyan dumadaan sa ating hose,
So wala pong paraan para yan ay maubos. So possible maubos yan, medyo konti lang, pero hindi ganun kalaki yung nawawala. Kasi ang nangyayari, yung ating fluid na nanggagaling dito sa ating itaas ng ating master caliper, ayan, so kung mapapansin nyo, sa standard na labas ng unit, meron siyang pinakaguhit. Doon sa guhit na yun, yun yung pinakapalatandaan, mga bossing, na kapag nauubos na yung inyong brake pad, di ba, nawawala yung inyong mga fluid. So yung iba, ang ginagawa, nauubos yung fluid, ang ginagawa nila ay dinadagdagan. So yung pagka wala po ng preno, yung medyo humihina na yung preno, kapag nauubos na yung inyong mismong fluid sa itaas ng inyong master caliper, yun po ay isang palatandaan na nauupod na or out of limit na po ang service limit ng inyong mga brake pad. Ayan, so yun po ay isang palatandaan na manipis na yung brake pad. So yung iba naman na medyo may alam na sa unit, sa kanilang mga unit, ayan, so dinadagdagan nila ng fluid para ma-side pa ng husto yung kanilang mga brake pad. Kasi yung mga brake pad natin, mga bossing, meron niyang mga service limit. Kung kaya yan po ay may mga guhit, so doon natin nalalaman na kailangan ng palitan. So para maabisuhan or para maging warning sign na kailangan ng palitan para hindi na kumaskas doon sa ating mismong display. Kasi yung fluid natin, mga bossing, sa totoo lang yan po ay hindi nauubos. Yan po ay pauli-uli lang dyan sa ating master caliper at dyan bababa sa ating mismong brake pad. So kapag pinipisil natin yung ating preno, yan po ay bubuga pababa. So kapag wala na yung fluid, syempre na nawawala din yung grip ng ating lever. So yon, ibig sabihin, manipis na yung ating brake pad kasi bumababa na yan papunta dito sa ating mismong caliper na siya nagtutulak sa ating pad. Okay? So yun lang, mga bossing, ha, yung isang mga ilang tips na po pwede kong maibahagi sa inyo regarding at tungkol sa ating braking system ng ating mga unit. Okay? So sana po ay meron kayong natutunan at na meron kayong naintindihan dito sa ating video ginawa. So maraming salamat po sa inyong panonood at inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ayan, so kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-direct message sa ating FB page, mga bossing. Ayan, so please follow na rin po yung ating FB page. So mas mabilis yung ako makakontakt kung meron po kayong katanungan. Okay, so yun lang, mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood. So till next video po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless po, mga boss.